Congratulations. Yeah. Oh, yung part na ano, yung scene sa yung iyakan sina, sasabihin mo na kay mami mo yung ano, yung galit mo sa kanya. Gaano katagal tinake yun? Yung mismong kabuuan ko kasi yung pelikula, nung nasulat po yung part na yun, kwento ko lang po na di ba nasasabi ko naman na 3 months before na pag-uusapan na namin yung Derek Joyce at sinasabi na niya sa akin yung mga yung backstory, yung character at in-explain na rin niya po sa akin kung saan ang gagaling si Albert sa bawat eksena. So, pero po yung mismo scene po na yun, yung hospital scene, isang message po, one take lang po yun. What? Isang dire-diretso lang po yun. Thank you. Isang dire-diretso lang po yun. Pero naalala ko lang po bago ako sumalam dun sa mismong sa set, sinabi lang sa akin ni Diretso kasi ito na po yung medyo kaduluhan na ng mga shooting schedules po namin. Sabi lang ni Diretso na hindi na natin ito masyadong pag-uusapan. Maybe this is the time where I will see kung nagtagpo ba tayo dito sa pelikula na ito. Kasi it's collaboration din siya po with director and actor. So sabi niya, hindi na kita masyado kakausapin ngayon. This time you're on your own, we have to see kung nagtagpo. Will you be doing another heavy drama next time? Kasi ang daming ng praises na talagang Cian Lim is now a made actor after that film. Daming talagang kahit sa timeline ko yung lahat na nanood, they all praised you for that particular scene in that film. Tapos sabi nila hindi ka raw nakakain ng dalawang malalaking artista, talagang nakipagsabayan ka rin ng bongga-bongga. Meron ka bang balak na isa pang drama na in the works? Oo, Jo, maraming salamat. Ang sarap. Nung sinasabi mo yun, ang sarap lang pakinggan. Alam yung pakiramdam na gumagano ako sa mga sinasabi mo. Isa po yan sa pinagdadasal ko na sana po mabigyan pa po ako ng mga proyekto na ganito. Napakaganda at talagang natutupan po ng aking direktor. Siyempre sa story-wise din po. Lagi ko naman po sinasabi na hindi po ito yung type na tara, shooting na tayo. Tapos yun natin pinibala, hindi po ito ganun. Talagang bawat eksena talaga po binabasa namin. Kumbaga, alam ko namin talaga yung story namin. So kung sakali, gagawa ka pa rin ng mas heavy pa doon. Oo oh, naman, sa po yan sa pinagkakasal. Sana marami pa po. Sana marami pa akong magawa ng heavy drama. And isa po yan sa mga goals ko. Sabi ni Mamte, sa alis ka rin daw today. Pupunta ka ng States. Ano ba? Pupunta ka daw na US. Kaya po. Ngayon? Ay, hindi po ngayon. hindi po. Para po sa teleserye na. For the story of us. May mga eksena po kami dito sa States. Sa New York. Wow. Guys, anong motivations mo sa mga? Paano ka, yun lang, humuhugot ang baba? Kasi lalim ng acting lang. Iniisip ko yung marami po akong iniisip sa pelikula. Muna na po, iniisip ko yung pamilya ko, iniisip ko yung lalim ko. Marami po akong iniisip, marami rin po sa buhay ko rin po. Nasaktan din ako, maraming beses din po akong nasaktan. At maraming beses din po akong natigo. Maraming beses din po yung mga plano didn't turn out as planned. So, while doing the film, naisip ko din kung pwedeng mailabas at kung pwedeng kunin yung lakas ko para gawin ang tama yung isip.
hindi ka lang daw isang magaling na host na lang ngayon, kundi isang magaling na aktor na rin. May elevate mo yung sarili mo. Thank you, boy. Wala kang mga if you're coming rin sa, yun nga, serious actor. Okay. Kasi, pag habang nagbabasa ako, I'm just very overwhelmed sa lahat ng mga reviews, sa lahat ng mga comments ng mga tao, especially sa ating mga netizens sa social media, and lahat po ng mga nakakasalubong ko in the network, parang kinakongratulate po kaming lahat. So, habang ginagawa po kasi namin yung pelikula, wala sa isip namin yun. Eh. Tapos ngayon, parang gulat na gulat pa rin ako sa lahat ng pangyayari. Parang grabe, ito pala ang pinalabasan ko, mga tumulungan ng artwork na nakakatuwa. Mm-hmm. Wala ka bang inhibitions before natanggapin itong movie? Kasi nga, di ba, subok na artista si Ate Di at si Ate. Hindi naman po sa inhibitions, hindi naman po sa gano'n. Pero, ni-ready ko lang po yung sarili ko na marami ang magtatanong. And true na, totoo naman po, marami naman po ang nagtanong po, bakit niya ba si Sia? And, after yung press call po, pasensya na sa boses ko, pasensya na kasi 6:30 po kami natapos, pasensya na. After nung press call po, nung sinimulan po namin yung pelikula, marami na rin negative, kumbaga, reactions sa social media. Pero yun po. Hindi pa kasi nila napanood yun ang time na yun. And I guess natural lang naman po para questionin ang mga tao kung bakit. Bakit nga ba akong napili sa dinami-dami na pwedeng piliin? Bakit nga ba sa Sia ng pelikula? Pero yun po, sa sinabi, doon din ako kumuha ng umuubutan. Kasi syempre masasakit ang mga sinasabi ng mga tao. Pero I'm just very thankful na ito po ang kinalabas mo. So ito yung parang bunga ng hindi mo pagsalit sa mga bashers, ang hindi mo pagpatol sa mga, alam mo yung pangungutiakan na lang. Hindi naman po sa bunga, kasi talagang ini-encourage ko po sa lahat ng mga nakikita ko or nakasalubong ko. Ini-encourage ko po sila na huwag sana sila mag-reply sa mga, sabihin natin sa, pwede natin sila tawagin bashers or sa mga negative comments, kasi hindi naman po talaga makakatulong kung mag-reply, mas lalo lang yan napapalala kung I think yun yung mga ano ko lang. Pero hindi naman po, sana, para sa akin, sana mo nalang pag-ilang yung mga passions. Congratulations. Thank you. Follow up lang. Follow up sa question. Paano ko binago na yung movie na to? Kasi sa dami lang ang sinisimulakan ko sa mga ganyan. Oo. Ang haba. Baka mahabaan to. Gusto ko lang po ikwento. Sabi ko nga nung last vloggers ko, pagpasensya niyo na ako. Ang dami-dami kong kwento na sinasabi sa inyo. Kasi yun nga, napaka life-changing nitong proseso ng paggawa nitong film. Paano ako nagbago? Especially after the review, sabi mo. Sisimulan ko na sa proseso ng paggawa ng pelikula. Yung mismong pag-uusap pa lang namin ni Direk Joyce. Kaya talagang hinila niya yung kumbaga kung nandito po yung aking self-worth or yung ego. Sabi ni Direk Joyce, tanggalin mo lahat yan, sabi niya. Tapos tinanong din niya ako, sino ka ba? May napatunayan ka na ba? Marami siyang tinanong sa akin. Marami siyang tinanong na kami, may napatunayan ka na ba sa mga tao? Ano bang gusto mong mangyari sa pinagulan na ito? So marami po akong, na-realize dito habang nag-usap kami ni Direk Joyce. Tapos sabi niya na, kailangan mag-focus ka sa bawat eksena. And hindi lang, more than the film is yung mismo pagkatao mo, ano yung sino. Kasi kung hindi mo kilala ang sarili mo, paano mo ito translate sa film? So, sabi niya, you have to be
relaxed. You have to be, you have to open yourself up to people. And sabi hindi naman daw niya ako gina-judge. Hindi kita gina-judge siya. Wala ako doon. Nandito ako bilang director mo to bring up this message. So, yun pa lang yung chunk na yun, yung pag-uusap namin medyo. Ang dami yung realizations sa sarili ko. So, again, sobrang ako overwhelmed. And marami akong natutunan, especially sa mga sinabi ni Director. Siyempre, nakasama ko po si Ms. Wilma Santos at si Ms. Angel Lucin. So, yung work habits, yung work ethics nila, pagmastang ko rin. Grabe, grabe talaga. Seryosong seryoso siya sa ginawa mo. Sian? Yun din sinasabi mo kanina, yun. Sino si Sian Lim? Who is Sian Lim 5 years before? Who is Sian Lim now? And who is Sian Lim after 5 years? Who is Sian Lim before? 5 years, sabi ko 5 years ago. See, before... Sabihin natin Sian Lim before I entered show business, before I entered Star Magic, before I became a talent ng ABS-CBN. Sian Lim is a very insecure guy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. That's one of the reasons po bakit ako umalik din galing Amerika. Eh, kasi sinabi ko sa nanay ko, sabi ko, Mom, is there anything more to life? That's what I asked my mom. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta, Mom. Can you please help me? So, sabi ng nanay ko, yan yung ano ng buhay, yan yung challenge. Yan ang challenge ng buhay, sabi ng nanay ko. Is to find what you want to do in life. And sabi niya, I would be there to support you along the way. So yun po ako 5 years before I entered show business na talagang walang direksyon. Lagi malungkot. Nung pumasok naman po ako sa industriya, hindi ko rin po alam kung saan ako luluya. To be honest, hindi ko po alam kung saan ako pupunta, hindi ko po alam kung what's next for me. I guess lahat naman po ng artista, hindi po namin alam kung saan po kami, what direction we're heading. But all I can say is, sa lahat po ng projects, sa lahat po ng naibibigay sa akin, I will do my best. Yun lang po. So, yun po si Sian pumasok sa industriya. Again, hindi ko pa rin po masyadong alam po saan ako pupunta. But at the same time, meron akong some sort of idea na ito ang gusto kong gawin. Yeah, this is where I belong. At least nahanap ko po yun dito sa industriya. And 5 years from now, ano ba other plans besides showbiz, besides show business, I want to finish school, of course. I want to finish my psych po kasi ako. Psych po. From what school? Here or abroad? Anywhere, basta po makatapos po. Gusto ko po, pangarap ko po maging isang psychologist. Pangarap ko po magkaroon pa po ng maraming projects. Pangarap ko po makatakel pa ng maraming roles. Marami pa pong material na katulad po ng Everything About Her. Marami pa pong director, marami pa pong makatrabaho. Congrats. Thank you. Layo na ng narating. Sian, after assuming the role as Albert, as Sian, anong masasabi mo kay Albert if you get to face him face to face? And if you are like, anong as Albert, anong masasabi mo kay Sian? Ang masasabi ni Sian kay Albert, napakasama mong tao. You're not grateful. Si Albert, hindi mo iniintindi. Marami kang hindi naiintindihan. Yun ang gusto sabihin ni Sian kay Albert. Bakit? Nasaan ang puso mo? Mana ka talaga sa dalay mong impakta. yun talaga eh, nasaan ang puso ni Albert. But at the end, patulad okay, na naman siya. Buhay natin, marami rin tayong marirealize eh. Katulad nga ng mensahe ng pelikula, kailangan ba natin ng tanning para makuha yung realization na yan, di ba? Para magbago, kasi
katulad ko, sa lola ko dati, great-grandma ko, hindi ko masyadong nagbisita sa bahay, sa America, hindi ko siya masyadong nagpuntahan. Pero bakit no, nagkasakit at saka nakapagpunsan? So yun po maraming realization na gano'n. Bakit pag nabigyan tayo ng deadline, nabigyan tayo ng deadline, doon pa lang. So, sana mahanap niya yun. At least nahanap naman niya yung dialo ng ano, pagmamahal si Albert. And, ang gusto kong sabihin siguro ni Albert kay Sian is... ito na lang, sige. Ang gusto sabihin ni Albert kay Sian is, everything's gonna be okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations ulit. Sian, it's been a good year, been a good opening so far for 2016 for you. So at this, and you're about to start a new soap very yes. soon. So the 1 month that it has been good so far, what is your feedback to yourself right now? Ani yung is it so far what you've been hoping for since 2015 or you know yes. more to come? Yung pakiramdam po na ganito, yung ang saya-saya ko lang talaga. Pero at the same time, hindi ko po, sinasabi ko sa sarili ko na huwag kang masyadong mag-stay dun sa masaya. Kasi syempre, at the same time, pag nag-stay ka sa masaya, baka maging manhid ka na eh. Yun yung iniiwasan ko, iniiwasan ko maging manhid. Gusto ko pa rin masaktan, gusto ko pa rin makaramdam. Especially meron po kaming ito po the story of us which requires ano maraming puso, maraming hinanakit. So it's been well ngayon pong 2016 and I'm very thankful for it. Pero yun ano po I just want to make it really good ngayong lalo na ngayon meron po kami project with the story na kailangan talaga yung mga pinipong ako pinanakit, mga sama ng mga lungkot. Would you say that from Albert and then you're going to be doing this project, well, you actually already did the project, parang ongoing na siya, how much of your soul and your heart this time will we see when the show airs? Meaning, in other words, ano pa, mas deeper pa ba, mas challenging pa ba si Albert? Oo naman po. Sa lahat man po ng project ko, binibigay ko buong pagkatao ko, buong kaluluwa, kumbaga, ibibigay ko na, lalo na po dito sa susunod na project ng story, mas asa makikilala niyo po dito si Tim at Makoy, ang story ako nila. Ako pa siya pala. So, for this one, you mentioned na pupunta kayo ng US, di ba? For the yes, teleserye. Yes pupunta kami sa New York. Okay. So, kasama na rin ba nun yung promotion for the US tour ng Everything About Her? Ano na yun? Sana po makasama ako okay. sa tour. Gusto ko rin po maikot eh. Gusto ko rin sa mga reaction sa mga kababayan natin, sa ibang bansa. Sana makasama po ako. Tsaka question pala, regarding about sa very heavy scenes niya sa Everything About Her. Alam ko, may ibang artista, matapos ang mga eksenang yon, kailangan nilang i-release yon in any other way. Parang kahay sila, iyak sila, ganon. May ganun bang moment dun sa, yun nga, sa mga heavy scenes na pagdaan mo na parang kailangan, pagkatapos mag-cut, parang gusto mo ilabas pa yung mga emotions na natira pa sa'yo. Meron po mga ganun, katulad po ng mga eksena sa, tulad po ng eksena sa kotse, kung naman po meron po mga eksena sa kotse, at yun nga po yung hospital scene, at marami po pong eksena na nagkukulong lang talaga ako sa kwarto, nagkukulong lang talaga ako sa sakit, kasi gusto ko lang i-keep, yun nga po, gusto ko po i-keep yung sakit sa puso, gusto ko lang mag-remain. Gusto ko, ayokong pakawalan yung sakit sa damdamin. Bed. Nakakapat, nandun ka atin nung premiere, no? Pero nandun si Kim, di ba? Nandun po ako sa premiere. Ha? Hindi, si Kim. Ah, nandun siya. Ano siya, di ba?
So, anong pakiramdam ni Kim while watching the movie? Nakwento ba sa'yo? Oo, oh, nagtagpo kami finally nung pagkatapos ng pelikula. Medyo maraming tao. Tapos, nahirapan niya kami magtagpo. Pero siguro mga 5 minutes, 10 minutes. Finally, nagtagpo kami. Tapos tumutuwa siya. Along with my mom, my lola. Sige, umiiyak siya. Sabi niya, grabe. Grabe siya sa... Kasi tagal na kung gustong magkaroon po ng project na ganito. Alam niya po yung nangyayari sa kanila. Tuwa siya para sa akin. Tuwa siya. Huwag dito. So doon sa